Gusto lang naman kitang tulungan eh. Wala namang mawawala kung makikinig ka kahit sandali. Bukas, lunchtime, sa Cafe Verona sa Miro Rodriguez, magkita tayo doon. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Kilalang kilala kita, Tom. I know when something's wrong. Okay lang ako. Bumalik ka na lang doon sa doktor mo. Kaya mo sila gumawa ng maraming test hanggang malaman nila kung ano ba yung misteryosong sakit mo. And I think you're right. Mukhang may ibang tama yung si Sam. Sinubukan kong sabihin sa daddy mo yung tungkol sa sakit ko. Ano sabi niya? Hindi na umabot dun eh. Bago ko pa sabihin sa kanya ang lahat kung gaano kaseryoso tong sakit ko, sinabihan niya na ako na wala akong silbi sa kanya kung may sakit ako. Lahat talaga maasahan sa matandang yan. Hindi, Lucas. Tama naman ang daddy mo eh. Hindi ko pwedeng hayaang maapektuhan ng sakit ko ang buhay ko. Ang problema lang dito, wala naman tong warning eh. Bigla lang dumarating. Siguro may nagpapaalala lang sa'yo na hindi ka pwede manalo sa lahat ng bagay. Pero ilang round pa lang naman eh. Pwede ka pa manalo. Doon sa mga susunod. Anyways, wala kang problema sa akin. Okay? I understand kung ayaw mo ipaalam sa ibang taong tungkol dito. Kaya wala akong pagsasabihan nito. Hindi ko nga alam kung ba't mo naisip nung isang gabi na ginawa ko na yun. Wala yan, pare. Nagkamali lang ako. Si Mateo yung tipo ng tao na ayaw magpakita ng kahit anong kahinaan. Tinatago na yun sa lahat ng tao. Pero ako, nakita ko kung gano'n siya ka-apektado sa sakit niya. Yun nga, hindi ko maintindihan eh. May sakit na nga yung tao, susugurin pa. Sigurado ba si Jethro dyan? Sinabi niya, atakin siya ng mga taong puling mata. Mads, mga bampira lang ibig sabihin nun. So anong balak mo ngayon? Gusto ko sanang dalhin mismo si Mateo kay Jethro eh. Okay ka lang? Eh baka makumakita niya yun, magmalamad ang Aurelio, eh di lalong naloka si Mateo. Malay mo ah. Paano pag nasa harap ni Jethro si Mateo? Bakas maging klaro yung mga pangitain niya. Mas magiging madali para sa atin malaman kung paano natin nilikas si Mateo sa mga planong sumugod sa kanya. Mas importante yun, kesa kung ano magiging reaksyon ng Mateo na yun. Eh yun eh, kung magpakita sa inyo si Jethro. Nakita mo nga kahapon, takot na takot sa inyo, di ba? Ipilitin ko siya kahit anong mangyari. Mads, di mo ba nare-realize? Hindi lang si Mateo yung pwedeng tulungan ni Jethro dito. Pwede niya akong tulungan hanapin kung nasan si Kuya Julio. Pwede siya maging daan para mapatunayan ko na sa wakas na inosente ang mami ko. Tia, nakausap mo daw ang gabay. Kailangan magmukha nakakatakot. Intimidating. Dahil natakot ka na kapag hindi ka ganyan, walang susunod sa'yo, walang makikinig sa'yo. At wala kang diwala sa sarili mo. So, nang gagaling na sumisira at insecurity sa katawan. Titignan mo lang ba ako, anak? O tutulungan mo akong planuhin kung paano natin atakin ang mga taong lobo? Ito na ang pagkakataong pinakahihintay natin, Leah. Kung makaklaro ni Jethro ang pangitain niya,
maaabagan natin ang bampira kapag umatake siya kay Mateo Rodriguez. At kapag nahuli natin ang halimaw, may prueba na tayong maiharap sa mga waya at sa mga taong lobo na nagsasabi ka ng totoo. Mahigit 20 taon na natin ito hinihintay. Sa wakas, masisimulan na natin ang pagtupad ng propesiya. Isang tinakdang bampira ang magiging pinakamalakas sa lahi niya. Ang tanging makakapantay sa itinakdang lobo. Nakataktak na yata sa isipan ko ang mga salitang yun. Gaano kayo kasigurado na isa lang ang itinakdang bampira? Ipinakita sa akin mismo na makapangyari ang gabay, ang propesiya. Ang maaaring mangyari, sigurado ako doon sa manta. Naninigurado lang po ako na walang butas sa mga plano natin. Leah, mahalagang mapapayag mo si Jethro. Gustuhin ko man na ako ang kumausap sa kanya, eh mas mabuting ilayo ko ang sarili ko sa bagay na ito para hindi ko maituro sa atensyon ni Lucille ang tungkol sa kanya. Kapag nalaman nila ang tungkol kay Jethro, sisiguraduhin ang punong bantay na makuha ang bata para magamit niya sa patuloy na panluloko sa ating lahat. Mukhang nag-aaling lang ka sa darating na laban. Anak, mas lamang tayo sa mga taong lobo dahil hindi nila alam kung ano ang propesiya at hindi rin alam ang tungkol sa'yo. Sa pagsalaki natin, wala silang magagawa. Malakas ka, magaling, at tuso. Handa mo na silang harapin. May papalano mo na to para sa ating lahat. Sigurado ako doon. Pinuno Magnus. Maraming naisulat sa kasaysayan ang hindi totoo. Katulad na lang nung pagkamatay ni Gregorio Del Pilar sa Tirad Pass noon. Sir, napanood ko yun ah. Di ba yung nabaril si Romney Extremienta? Tapos yung nakasakay sa ano? Yung sa puting kabayo. Yan ang isa sa maling sinulat. Ang totoong kinamatay niya, habang nagkakapalitan ng putok ng mga Amerikano at Pilipino. Di sinabihan namin siya, yumuko ka, baka katamaan. Hindi siya yumuko. Ayun, patay. Sir namin, kayo mismo ang nagsabi kay Gregorio Del Pilar? Yung ba sabi ko? Ay, ibig sabihin niyo na sabi ng lolo ko sa tatay ko na kinuwento niya sa bayaw niya. O basta, parang gano'n na yun. Mali ba nalang kung immortal ako, di ba? Galangan si Samantha sa sarili niya, Arturo. Narinig ko kausap niya ang pinuno. At tinatanong niya kung iisa lang daw ang tinakdang pampira. Mukhang totoong hinala ko. Pare, hindi si Samantha ang tunay na itinakda. Hindi pa tayo sigurado doon, Lindon. Kaya nga, imbestigaan ko ang taong si Mateo. Dahil may kutub ako, tinatago siya ni Tom at Samantha. Dahil banta siya sa posisyon ni Samantha. Pero hindi ako papayag. Kung kinakailangan, iharap po ang tao kay Magnus. Lindon, pag nalaman nila, Sam, na nag-ispiya ka sa kanila, baka isipin niya pagtataksin doon. Kasalahin natin ang katapatan ko ay Samantha sa kanya. Kaya nga may tinatago siyang impormasyon na maaring magpabagsak sa ating mga vampira. Ngayon, sabi mo sa akin, sino sa amin ang taksil? Thanks for breakfast and lunch. Kawa, ginulat mo ako nung bigla akong kumatok sa pinto ko. Kita mo patuloy ako without makeup. Niloloko mo ako. Wala kang makeup nun? Marunong ko sumagot, ha? Mateo. Yes, Saragosa. Clarice, I left something at your table. Mami, ano pa yung ginawa ni Mateo? Ginulat niya ako nung bigla siyang dumating. Tapos, dinala niya ako sa Tagaytay and we ended up having breakfast and lunch there. Isn't that sweet? Mr. Rodriguez. Yes, hindi ba may proposal lang Simon Land Holdings para sa merger ng Waya Incorporated?
Yes, ma'am, but we have been declined. With all due respect, of course. Hmm. Well, gusto ko na siya marinig ngayon. Why don't we discuss it in 10 minutes? Tara, let's go to my office. Come.